Good evening mga ka-printers! Sertong po ang inyong lingkod. Pabalik! Welcome to our channel. Today, mag-share na naman tayo ng information regarding printing business. Okay? Kung first time nyo po na sa channel na ito, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at yung notification bell. Okay? Para ma-notify kayo sa mga susunod nating video. Okay? For today, ituturo ko kayo sa mga gamit ng digital printing. Okay? Kung napanood nyo na yung unang video, wherein diniscuss doon kung paano ka magsisimula ng printing business. Ngayon, papasadahan natin yung mga materyales at equipments or makina na gagamitin nyo to start with the digital printing. Pero siyempre magdedepende sa budget nyo. Ito yung mga gamit ko since nag-start ako, tapos na-upgrade na lang. May mga dinagdag siyempre kasi di na kaya ng or mas kailangan na ng mas mabilis na or mas maramihang production. Okay? So, ano ba yung mga machines o makina na gagamitin nyo sa digital printing? Una sa lahat, syempre, kailangan mo ng computer. Pwedeng desktop, pwedeng laptop. Kasi dyan mo i-install yung editing software na gagamitin nyo sa pag-edit ng mga images na ipiprint nyo. At the same time, syempre, dyan din i-install yung software ng printer at ng cutter kung gagamitin kayo ng cutter. No? So, kailangan nyo syempre ng computer. That's number one. Pwede naman yung ano yung laptop. Pwede yun. Kasi doon ako nag-start eh. Laptop muna. Tapos, nung medyo nakabawi na, kumita na ng konti no, sa printing, na bumili ko ng desktop para naka-assign na lang talaga, desktop na lang gagamitin ko. Hindi na laptop doon sa pag-print kasi connected na lahat ng printers dito eh. So, dito na lang siya mag-stay. Okay? Sumunod, kailangan mo ng printer. Okay? Kung starter ka, dalawa yan pag digital printing. Isang sublimation printer, tsaka isang pigment printer. Okay? So, ako noon, nag-start ako sa ito. L120 Epson sublimation ang nilagay ko dyan na ink. Okay? Ang kagandahan nito nung nagsimula, syempre mas mura. Kaso A4 size lang kasi ang kaya niya na size ng papel na pwede mo ipasok, no? So A4 size lang, hindi pwede sa A3. So tapos, ano pa siya? 4 colors. So, ano lang yan? Same YK lang yung ink niya na nandyan, nakasalpak. Nung kalaunan, kinailangan ko ng A3 size na printer. Tapos, nagkakaroon din syempre ng problema sa paghabol sa kulay na kailangan mo. Halimbawa kasi may mga kulay, may mga kliyente na gusto eksaktong-sakto yung kulay pag tinignan mo yung kulay ng print. So, may nagsuggest sa akin noon na kailangan daw instead na 4 color, 6 color. So, after nakaipon, nagdagdag ako ng L1800 or L1800 na Epson. 6 color, A3 size. So, mas malaki na siya. Tapos, nadagdagan ng dalawa yung kulay niya. Aside from the CMYK, meron na siyang light cyan at saka light magenta.
Okay? So, ito na yun. So, nag-start ako sa L120. Tapos, nag-upgrade ako sa L1800 Subli, parehas sublimation. Okay? Tapos, yung pigment ko naman, nung nag-start ako ng pigment, ang printer ko noon is ito, L360 Epson din. Kaya lang, sa ngayon kasi phase out na yata ang L360, wala na to eh. Parang this year or last year lang siya na phase out. May bumalik na ng printer sa kanya. Yung this printer naman kasi pigment ang nilagay ko na na printer and na ink. Okay? Di ba, i-discuss natin yan, anong pinagkaiba ng subli tsaka pigment, no? So, I started with L360 sa pigment. Four colors then, A4 size. Ang kagandaan lang nito kasi meron tong scanner. So, pwede mo siya magamit for scanner. And then, of course, syempre, nag-upgrade. Kinakapos na yung, ano, yung production niya. Kinailangan ko ng mas malaking print. Tapos, yung kulay, no, para mahabol yung kulay. Ganun din, nag-upgrade din ako sa, ito, L1800 pigment. So, parehas ngayon na L1800 yung dalawang printer ko. For both for subli tsaka pigment. So, hindi na ako namang problema pagdating sa paghabol ng kulay ng mga prints. So, yan. Kung simula ka pa lang, syempre, hindi mo naman kailangan kagad itong ganito kalalaki na printer. Mag-i-start ka pa lang. Pwede ka naman sa A4 size lang muna. Okay? Hindi ko lang sure ngayon kung ano yung pinalit na L360. Pero, matatanong naman nyo yan sa bibilan nyo o sa supplier kung anong recommended printer nila kapalit ni L360. Hindi na ako sure kung anong kapalit niyan ngayon eh na ginagamit. Tapos, yung iba, instead na L1800, pag nag-upgrade, ano lang, L1300. Yun naman kasi, CMYK ang kulay, tapos may panglima, pero black pa rin yun. So, ang mangyari, dalawa yung black ng L1300. Tapos, A3 size. Eh, since nandito naman na, meron naman ng L1800. So, nag-L1800 na ako. Okay? So, sumunod, kailangan mo, as a starter, is splatter cutter. Or, sa akin, ang ginamit ko, since nag-start ako, is the cambio. No? Ito, cambio. Ito, nandito sa baba. Cambio 3. Okay? So, teka, para makita nyo. Ito. Ayan. Cambio 3. Okay? So, yan ang ginamit ko nung nag-start ako ng sa printing. Cambio. Okay naman siya. Sa cutting niya, kaya niya yung maliliit. Tapos, contour cutting, solid din siya. Yun nga lang, nagdagdag na ako ng blade. Kasi, syempre, nakailang cut na siya. So, aside from the bagong blade, ginagamit ko pa rin yung lumang blade. Kaya lang, syempre, pang ano na yun, pang diinan, pag medyo kailangan ng pakakapal na substrate, kinakat ko dyan. Okay? So, kailangan mo si platter cutter. Merong ibang brand, and by the way, yung mga brands na nandito ginagamit ko, hindi ko sinabing ganito rin biling yan. Pero, matatanong nyo naman yan sa supplier. Kasi yung iba, instead na cambio, kasi ang size lang na kaya nito sa lapad is 12 inches. So, yung iba, instead of the cambio, they opted to use kuyi. Kasi si kuyi, kaya niyang magsalang ng yung buong 2 feet kasi siya eh. So, kaya niyang isalang ng buo yung vinyl. Well, hindi naman ako nagdagdag ng kuyi pa kasi hindi naman ako masyado sa sticker. So, sold na ako sa cambio. Okay? Yan. So, meron akong cutter platter. Sunod.
Okay, another machine is itong laminator, E3 size. Marami din siyang gamit, lalo na kung gagamit ka, gagawa ka ng PVC, tapos ID, gusto mo mag-lamination, etc. etc. So, kailangan mo ng laminating machine. Okay? Sunod, meron akong mag-press. Ito yung mag-press ko nung nag-start ako. Single press siya, single station. Ito yun, which is quap pa to. Ito, medyo matigas na, hindi ko na masyadong ginagamit. Okay, ito, nag-start ako. Single station lang siya na mag-press. Pag gagawa ka ng mga mugs, okay? O mapiprint ka sa mugs. And then upgrade, nung nag-upgrade ako, kumuha ako ng dual station. So, actually, dalawang dual station. Bali, apat na station yan, sabay-sabay pag nag-press ako. For the upgrades, kasi ano na eh, pag masyado nang marami yung gawa mo, tapos kailangan rush, medyo matagal sa single press na ganito lang. Pag mag-start, pwede ka sa ganito lang. Pag kailangan na, sa tingin mo, kailangan mo na ng upgrades, ito, may sasuggest ko rin, no? Double station na mag-press. Okay? And then, meron tayong ito, heat press. Okay, yung pinaka-importante sa lahat, siyempre, heat press. Kasi dito dadaan lahat ng ipiprint mo. So, yung mga isasalang mo na items, heat press. Okay, sa akin, I started with 15 by 15 na heat press. Ito yun, bezel nga yung gamit ko. Tapos, nung nag-upgrade, ayan, kung makikita nyo naman, meron akong, yung nandito ngayon is apat na to na heat press, dalawang 15 by 15, tapos isang swing type na kuyi, E3 size, 16 by 24, tapos yung isa pa, diesel din, doon sa dulo, na automatic naman, 16 by 24 din ng diesel. Upgrades na yon. Pwede ka magsimula muna isang pirasong heat press. Hindi lang to sa digital, actually pati sa silkscreen nagagamit to, lalo na kung plastiso lang print nyo. Pero gamit na gamit, syempre kailangan mo ng heat press. Okay? 15 by 15, okay na yan, starting. Clamp type, tapos single station. Sold ka na dyan. Okay? Sunod. This one, optional to. Kung mag-start ka, this is a cup press para sa mga sombrelo. Ayan. Now, hindi lang sombrelo kasi kung may mga prints ka na maliliit lang ang size. Minsan, hindi ko na dinagamitan ng heat press kasi malaki masyado eh, 15 by 15. Kung small size print lang naman, pwede na rin dito sa cup press. Okay? Kapalit na rin niya or instead of using yung tawag dyan, logo press, meron kasing maliit yung logo press, parang 6 by 6 inch lang yata yun. I'm not sure sa sukat niya, basta maliit lang siya. So instead of that, hindi na ako gumamit nun. Ito na lang, cup press. Pwede na sa sombrelo, pwede ka pa sa mga small logo. Okay, optional to sa mga starter, kasi kung wala ka namang, or hindi mo naman lilinyay ng ang cup printing o yung sombrelo, kahit hindi mo muna ito isama sa mga items or
equipment na bibilin mo. Okay? Nagkaroon lang ako kasi meron akong project dati na masyadong marami. Sayang naman kung i-outsource ko. So, ako na lang mismo bumili ng cup press. Okay? So, again, optional lang cup press, ha. Okay, tapos yung ibang equipment pa na pwede nyong magamit, okay, sa starting, again, depende sa lilinyahin nyo, is that meron pang lanyard press. Okay, medyo mahaba yun. Para yun sa mga yung ginagawang pang ID, yan, lanyard press. Hindi na ako nag-lanyard press kasi hindi ko naman nilinya ang lanyard printing. Tapos, meron pa yung pen press. So, yung mga ball pen, ginagamitan naman yun ng laser printer. So, hindi na rin ako kumuha ng lanyard press, ay nang ito, ng pen press. Hindi na kinailangan. So, wala rin sa akin yun. Tapos, yung iba, nagbo-button pin press. Yung mga ginagawa parang smiley. May mga pins. May different sizes yon. That is button pen, button pin press. Hindi rin ako kumuha nun. Hindi ko nilinya yung pagpiprint ng mga ganun. Okay? Tapos yung aside from dun sa naunang dalawang printer, sublimation tsaka pigment, yung iba bumibili ng dye printer or printer para may dye ink naman sila nagmagagamit at tsaka laser printer. Iba na namang ano yan, ibang linya ng printing. Pero consider din siya man siya sa digital, kaya lang hindi ko na dinagdag kasi hindi naman ako kadalasan tumatanggap ng mga ganung printing, laser print tsaka dye ink. Although meron akong personal printer pang dye, mga project lang, mga documents ng dito sa amin ni sa bahay, no, pang ano lang, personal use. Pero para dito sa printing business, hindi na ako nagdagdag na another dye printer tsaka laser printer. Okay? So, yun yung starter pack yung tawagin. Kasi karamihan yan, pag naghanap kayo ng mga supplier, may i-offer yan na starter pack para sa beginners. Okay? At least aware kayo ngayon na common naman to start is meron kang dalawang printer, sublimation tsaka pigment. Tapos meron kang platter cutter. Meron kang laminating machine. Meron kang mag press. Tapos heat press, of course. O, yun lang ang starting. Kahit mga maliliit lang muna, huwag muna yung malakihan. Tsaka muna bilhin yung malalaki kapag kailangan na ng production mo, kasi dadating at dadating talaga sa panahon na kakailanganin mo yung mas malalaking printers at machines. Okay? So, yun lang. Again, check nyo muna yung budget nyo kung kakayanin, ha. So, yung diniscuss natin, ito para sa mga magbabalak ng digital printing. Okay? Sa susunod, siguro, isama na daanan naman natin ang mga gamit ng silk screen or screen printing. Okay? Ibang set ng gamit yun. Okay? So, kung nagustuhan nyo po ang video na ito, paki-like lang. Tapos, syempre, kung di ka pa nagsasubscribe, huwag kalimutan i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa susunod na mga video natin, lagi kayong ma-notify. Tuloy-tuloy tayo, magpuproduce pa tayo, maglalabas pa ako ng mga tutorial videos. Sa susunod, labas natin paano gamitin yung mga equipment. Isa-isa yan. Dadaanan natin, syempre, para step-by-step procedures. Okay? Salamat sa panonood. Sana may natutunan. Till next time. Okay? Happy printing. Stay safe. Bye-bye.